Magandang araw! Kinagagalak namin kayong makasama sa Save the Children Bahay Aralan. Dala namin ang masasayang laro at gawain upang tulungan kayong masuportahan ang pag-unlad ng inyong mga anak. Ngayong nananatiling saradong mga paaralan upang tayo ay maprotektahan laban sa COVID-19, kailangang siguraduhin ang pag-unlad ng mga bata ay magpatuloy sa bahay. Sa panahong ito, sila ay dapat ligtas, malusog ang katawan, naiintindihan ang nararamdaman, at nalilinang ang mga kakayahan habang nasa bahay. Mga magulang at tagapag-alaga, tayo ay may kampanin na suportahan ng mga bata sa kanilang pag-unlad. Para sa mga batang edad 6 hanggang 9, ang mga sesyon ng Save the Children Reading Camp at Home ay tutulong sa paglinang ng kakayahan sa pagbasa at sa sosyo-emosyonal na pag-unlad ng mga bata. Sa bawat linggo ay makikinig tayo ng isang kwentong pambata na susundan ng iba't ibang gawain at mga laro. Mahalagang magbigay ng oras sa pagbabasa para ang mga bata ay matuto ng iba't ibang salita. Lumawak ang kanilang imahinasyon at magkaroon ng mas marami pang pagkakataong matuto ng iba't ibang bagay. Tara! Tawagin ang mga bata para makinig sa mga kwento at sumali sa iba't ibang gawain ng Reading Camp at Home. Naalala pa ba ninyo ang kwentong Malunggay na Naman? Sa simula ng ating kwento, ayaw ni Hamida sa mga pagkaing may malunggay. Pero pagkatapos niyang matikman ng juice na gawa sa malunggay, nagbago ang kanyang pananaw dito. Totoo pa lang sabi ng kanyang nanay, hindi lang sustansya ang malunggay, pero masarap din to. Ikaw, kumakain ka ba ng masusustansyang pagkain? Para sa gawain natin ngayon, tutukuyin natin ang mga pagkain na nagbibigay sustansya sa ating katawan. Gamitin natin ang pinggang Pinoy para matulungan tayong mag-isip. Gumawa tayo ng isang malaking bilog sa ating papel. Hatiin natin ang bilog sa apat at sulatan ang bawat bahagi ng bilang 1 hanggang 4. Pangalanan ang unang bahagi na go, ang pangalawa na grow, at ang pangatlo at pang-apat na glow. Ang go, grow at glow ang mga parte ng pinggang Pinoy na naglalarawan sa balanseng pagkain na kailangan para tayo maging malusog. Ang mga pagkain sa bahagi ng go ay mga pagkain na mayaman sa carbohydrates at fats na nagbibigay sa atin ng lakas. Halimbawa ay kanin, kamote at gata ng niyog. Mag-isip tayo ng mga pagkain na nagbibigay sa atin ng lakas at i-drawing ito sa bahagi ng go. Ang mga pagkain naman sa bahagi ng grow ay ang mga pagkain na tumutulong sa ating paglaki. Ito ay mayaman sa protina. Kabilang dito ang iba't ibang mga karne, itlog at keso. Mag-isip naman tayo ng mga pagkain na nakakatulong sa ating paglaki at i-drawing ito sa bahagi ng grow. Ang mga pagkain naman sa bahagi ng glow ay ang mga pagkain na mayaman sa bitamina at mineral na tumutulong sa atin para malabanan ang mga sakit. Ang mga halimbawa nito ay mga prutas at gulay. Mag-isip naman tayo ng mga pagkain gaya ng mga prutas at gulay at i-drawing sa bahagi ng glow. Ano-ano ang mga pagkain na nasa iyong pinggan? Bakit kaya mahalagang kumain ng mga masustansyang pagkain? Mayroon bang pagkain na hindi mo kinakain noon na gusto mo nang subukang kainin ngayon?
Maaring pagplanuhan ang mga nais ninyong tikman o kainin sa bawat bahagi ng Pinggang Pinoy kasama sila nanay at tatay. Sana ay nagustuhan ninyong mga gawain natin ngayong araw sa Bahay Aralan. Kung gusto ninyong iparating sa Save the Children ang naging karanasan sa sesyon na ito, i-text ang Bahay Aralan, space, inyong pangalan, space, edad ng anak, space, inyong mensahe, at isend sa 225-6677. O kaya, sumali sa Bahay Aralan Edad 6 to 9 Group sa Save the Children Philippines Facebook page. Tandaan, ligtas, may suporta at umuunlad ng bata sa kanyang Bahay Aralan. Virus, layo-layo, hindi ka dapat nandito. Bata ay dapat malusog, virus, layo-layo. COVID-19, layo-layo, hindi ka dapat nandito. Mga bata ay dapat malusog, virus, layo-layo.